Morning sa ating lahat mga kaibigan. Dito naman tayo sa ating usapang magmamano po. Kahapon hindi tayo nakapag mga kaibigan, hindi tayo nakapag vlog kahapon kasi Sunday at saka dami kong inayos po. Kasi yung mga sisiyo ko dito mga kaibigan, yung mga lalaki, yung anim yun kasi yung isa golden boy na kabi yun, binigay ko sa aking kaibigan at saka yung isang golden gray, inihiwalay ko sa kanila kasi magtukaan na sila. Pero yung anim, mga kaibigan, talagang walang swerte po kasi para silang matamlay, mga kaibigan, para silang may mga dinaramdam po. Eh, bala ko sana ngayon, mga kaibigan, ngayong araw na to, anuhan ko sila ng gumburo. Inatamaan sila, mga kaibigan, ng, siguro sa init ng araw, mga kaibigan. Medyo maliksi pa naman sila, pero hindi na, binigay ko na, mga kaibigan, yung anim po. Ang ganda pa naman doon, mga kaibigan, binigay ko lang dito sa medyo malapit lang dito po kasi matingnan ko rin, pero hindi ko na yun may bigay sa mga kliyente natin kasi medyo matamlay sila po. Hindi katulad ng mga babaeng kapatid nila, mga kaibigan. Ang liliksi nila po, nakalimber lang yan. Pero dito nga, ang laki, ang ganda ng palagaan kasi yun, mga kaibigan, 1 month old pa yun kasi hindi pa sila nakompleto lang, wala silang gumburo. Wala pa silang microplasma. Kaya siguro, naano sila sa init siguro, mga kaibigan, kaya nakakalungkot po. Ang ganda pa naman nun, yung mga golden boy. Pero hindi ko na yun ni mga kaibigan kasi ang dami kong sisiyo diyan. Kung taguan ko yan, kung gamutin ko yun, baka madamay pa yung iba, ang dami nun. 30 pa yan mga kaibigan, may 30 chicks pa ko dan. Tapos may papapisa pa ngayong 15. At saka may pinalimliman pa akong mga puso mga kaibigan, dalawang na puso, pinalimliman ko po. At saka may isang golden boy, naglimlim din. Kaya hindi ko na inano mga kaibigan kasi baka madamay pa yung iba. Ang dami pa naman sila. 6 lang yun. Hindi ko na i-sacrifice yun, mga kaibigan, kasi alam mo na, na-experience ko na rin yan dati, yung mga ganyan. Ngayon nga, na-immunize sila, pero natamaan pa rin. Hindi naman natamaan, mga kaibigan. Parang matamlay sila po yung basta iba. Kasi yung itong mga babae dito, mga kaibigan, liksi po. Yung mga lalaki, medyo binigay ko na, mga kaibigan, doon sa kaibigan ko po. Doon, medyo malapit lang dito, mga kaibigan, kaya ayoko magtira ng kasi baka makahawa pa yan dito, ang dami kong sisiyo mga kaibigan, saka ayoko pong mga kaibigan, sacrifice ng baka tayo, yung mausik tayo mga kaibigan, nahinayang tayo, mas lalong lumoki pa yung problema kaibigan, kaya binigay ko na, pero yung mga babae mga kaibigan, ang liksi po, kasi ang init nito mga kaibigan, itong plastic po, napakainit, tapos pinakawalan ko sila ng mga 10 o'clock to 11. Paglabas na medyo malamig dito mga kaibigan. Kaya siguro na tumamlay po. Kaya hindi na ako nagatubiling ibinigay po. Kasi ang dami pang sisiyo dito mga kaibigan. Kaya kung golden boy lang, kung white guy, dami pa po. Kaya hindi na tayo naginayang doon mga kaibigan. Kaya nasunod. Hindi muna natin ilagay dito. I-brooder muna natin mga kaibigan kasi alam mo na kasi naano ako mga kaibigan kasi ang ganda ng pagalaan mga kaibigan. Tingnan mo po. Pero naano mga kaibigan? Kaya nanamlay po. Sila hindi ba kondisyon mga kaibigan? Kaya sayang po. Kaya hindi na ako mga kaibigan, naginayang. Ibigay ko na. Anim na lalaki yun mga kaibigan, anim. Apat na golden boy, dalawang 5K po. Pero okay na rin yun, mga kaibigan. Itong natin, bago tayo mag-umpisa po, ay shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan na si Gigi Love from Surigao City. Itong si Hilmar Padilla, Midilin Cebu. Rolando Cabrera from Alaska, USA. Martin Sanchez, Leyte. La Padrones, Davao del Sur po. Good morning sa ating lahat, mga kaibigan. Kaya itong pagmamano ko ay kung tayo isang breeder ay talagang maghanap tayo ng diskarte mga kaibigan na na talagang magpifit sa ating mga alaga po. Tayo naman ay matagal na dito pero talagang hindi mo po maiwasan yung mga ganung pangyayari po. Buti na lang, kunti lang. Pero talagang maingat tayo mga kaibigan kaya binigay na natin. May kunti tayong makita ay talagang ipalabas na natin mga kaibigan kasi mag-suffer yung iba na natira. Ang dami pa naman dito, mga kaibigan, yung mga golden boy at saka yung mga 5K, dami pa po. At saka yung puso, yung dalawang puro puso lang, mga kaibigan. Kaya yun lang po. Ito ay
kahapon natuwa ako sa nakita ko doon sa nag-message sa akin ng kaibigan na nanood doon sa akin. Tinapos na yung video ko. Binilang niya yung ilan daw yung kaibigan ang na, ano ko po, na nasabi ko mga kaibigan. Kaya talagang natuwa ako sa taong yun. Sino ba yun? Ganun lang naman tayo kasi itong tawag na kaibigan po ay respeto ko po yun sa mga ating mga viewers, ating nag-subscribe. Kaya kaibigan, bilang isang kaibigan ay talagang magbigay ng saya o ano man yung saya na dapat natin may bigay, may tulong, tip o ano man yun. Kaya kaibigan po, pasensya na po kaibigan. Itong pag-usapan natin ngayon ay itong tungkol sa kasi marami na pong mga ano, yung mga baguhan o kahit hindi baguhan po ay talagang lalilito dito na ano ba kaya ang tamang dosage kung magbigay tayo ng injectable vitamins sa ating mga nok, mga kasabong. Ito naman ay napakasimple, napakabasic, lalo na sa mga medyo may alam na yung injectable vitamins magbigay tayo weekly. Sa akin po, magbigay ay 0.3 po. Kung weekly, lalo na pag-condition ako, gusto ko yung weekly magbigay po. Ang iba naman dyan ay 11 days, 0.5, ganun. Mayroon namang iba dyan, 15 days, 0.5, lalo na pag sa pre-con. Pero yung nasagsagan na talaga ng conditioning for 21 days, sa akin po, gustong-gusto ko po yung weekly, 0.3. Pero yung iba, magbigay ng 0.25. Pero sa akin lang po ito, makinigan, na magbigay po ako ay 0.3 po for a week. Kasi sinanay na natin yung manok na talaga magbigay ako Thursday, 3 days for the fight. Pwede namang Friday, pero sa akin Thursday po, 0.3. Yun lang naman talaga ang nakasanayan natin sa akin. Pero pong itong 15 days naman, or monthly, pag 15 days, pwede naman yun, 0.5. Kasi pag 15 days, makibigan, mag-ano ka ng 21 days, parang bitin ako sa ano eh, parang nakulangan ako. Kaya gusto ko weekly din, 0.3, pwede naman 0.25. Kung monthly naman siguro, makibigan, yun ang tinatawag nilang maintenance po. Kung monthly ka magbigay, pwede ka magbigay ng 0.5. Pero kung mag-maintenance ka, mas maganda yung siguro yung 15 days, 0.5. Sa akin lang naman yun, kaibigan ko, na yung ginagawa ko, i-share ko. Pero sa iba, di ko rin alam kung ano ang kanilang, kay Sir Patrick dati, ang ano niya, 11 days, 0.5 for 11 days. Pwede na rin yun. Kasi, excuse me po, tayo naman ay nagbigay na sa mga pre-con. Pero ma-enjoy ako, mga kaibigan, pag magbigay ako ng 0.3 po every week. Lalo na pag 21 days, pre-con tayo, weekly kasi makita mo yung ano eh, yung pag-observa mo. Hindi ko lang alam, kaibigan, kasi yung mga big time naman dyan, baka hindi weekly, baka 11 days, magbigay sila ng ano, kung ano man yun. So sa akin, dito, magbigay ako, ano talaga, itong 0.3 weekly. Mas gusto ko yun, kaibigan, kaysa sa 15 days po. Pwede naman yun, kasi 15 days, mag-recon ka naman, palagi mo naman injikan yung manok, kahit nga hindi tayo nag-recon, mag-injik naman tayo. Ang alam naman natin yung mga maintenance na injectable vitamins, makibigan, katulad ng Bilamil, maganda yun kasi yung manok, medyo bumigat lang, pero pang-maintenance lang naman yun. At saka kung tayo na may magbigay, makibigan, may nagtanong din sa akin, pwede ba yung bigyan yung 3 months old? Sa akin, makibigan, hindi pa ako magbigay yan ng 3 months old kasi naranasan ko yan dati, makibigan, na inijikan ko sa gabi, kunti lang yung 0.3 ba yun? 3 months old. Kinabukasan, mga kaibigan, namatay po. Hindi ko lang alam kung baka na nagkamali ako sa pagtusok, kung natamaan ba yung ano. Pero alam naman natin yun dito sa pitso. Pag ano ka lang ng 1 inch, ito sa pinakadulo ng pitso niya, 1 inch. Pero hindi ko lang, mula noon, mga kaibigan, hindi na ako nag-inject ng 3 months old. Pwede yung 5 months, mga kaibigan. Ilang beses ko na yun. Kahit pahina 4 months, mga kaibigan, pwede na yun. Pero yung 3 months old, 2 months old, hindi po ako mag-inject ng, mga kaibigan. Baka yun sa mga eksperto, alam nila kung saan talaga ibigay dito sa pakpak o ano. Ko sa akin, magbigay na po ako, mga kaibigan, ay yung 5 months old na talaga, para safe na yung manok ko. Kasi itong mag-inject tayo ng manok, iba-iba naman tayo ng paniniwala. Yung mga vitamins sa injectable na ibigay natin, yung kung maintenance lang, mga kaibigan, na hindi tayo nag-condition, maganda yung Bilamil.
Pero kung magkondisyon na sa akin, Tayabix or Umblixor, so 3 days before the fight, ay MIB na yun. Ayun lang sa akin po. Kaya magbigay ako ay Puintri, Puin-25, pwede rin yun. Pero sa akin, Puintri talaga, insakto, lalo na pag ang gamitin yung injection, mga kaibigan, tuberculin na yun, yung hindi katulad yung mga needle, mga kaibigan, na tanggalin mo, may matira pa dito sa dulo. Pero yung mga insulin na mga kaibigan, tuberculin na wala na talagang matira kasi ang yung dagom niya, mga kaibigan, ay talagang nakaano yan, talagang maubos lahat yung injection mo, wala talagang matira po. Siguro sa needle, pero napakaliit lang ng siguro nun. Kaya yun ang gusto kong bilhin pag mag-incheck ako naman. Ayoko yung tanggal-tanggal na yung needle ng yung mag-incheck ka, yung tanggal-tanggal, may matira pa sa dulo, mga kaibigan. Kaya maganda na yung Puintri, may tira, parang Puin-25 din siya. Kaya yun lang po, mga kaibigan. Ito lang ang may share natin sa araw na to. Good morning sa ating lahat po.